Ang video na ito ay para sa mga frontliners. Ang mga frontliners na tinutukoy ko dito ay hindi yung mga nasa hospital, hindi yung nasa kalsada, hindi yung mga nasa gobyerno. Kundi ang tinutukoy ko dito ay ang mga kasambahay sa ngayong buwan ng Ramadan. Sila ang isa sa mga bayaning OFW. Bakit sila ang gusto kong bigyan ng diin sa bidyong ito? Alam natin na ang buhay ng isang OFW, especially ang mga domestic helper, ay hindi madali. Alam natin kung ano yung pinagdadaanan nilang hirap, lalo na kapag sila ay napunta sa hindi maayos na pamilya o amo na kanilang pinagtatrabuhan. Lalo na kapag may dumarating na mga okasyon, ay talagang napapasubo sila sa pagtatrabaho. Katulad na lang ng buwan ng Ramadan, na dito nasusubok din yung lakas at sipag at tiyaga ng ating mga kasambahay na OFW. Dahil alam natin na ang buwan ng Ramadan ay mabiyaya para sa mga Muslim, lalo na sa pamilya na nagse-celebrate nito. Ngunit, sino ang mga nasa likod ng pagdiriwang na ito? Kaya gustong kumustahin ang ating mga kasambahay na OFW. Kumusta na kayo? Alam ko na pag dumarating yung oras na to, para sa amin bilang isang mga Muslim, napakasaya namin. Dahil ito ay isang pagdiriwang na kami ay nagluluwalhati sa aming dakilang tagapagbika. Ngunit, sa mga particular na oras, may mga tao din na naghihirap upang paghandaan ito at upang magkaroon ng kaya-ayang pagdiriwang sa mga oras ng pag-aayuno at pag-break ng pag-aayuno. So, binibigyan ko ng diin, lalo na ang ating mga kasambahay ng OFW, na alam ko, kapag sila nag-post sa social media, ang gaganda pakinggan yung mga salita nila na ang sarap na magtrabaho sa abroad. Ngunit, sa likod ng kanilang mga pinupost, nandoon ang hirap, luha na hindi natin nararamdaman. Kaya, sa buwang ito, ay sila ang masabi kong frontliners, especially sa kusina, na kung saan sila ay abalang-abala sa paghahanda ng mga pagkain at sa anumang bagay na pinag-uutos sa kanila ng kanilang mga amo. Hanggang sa matapos yung buong gabi, ay paulit-ulit ganun ang kanilang ginagawa. Kawawa yung mga nag-iisang kasambahay na walang kasama. Kawawa rin kung sila ay inaalipusta na hindi natin alam. Maswerte yung mga kasambahay na mabait ang amo, pinaparamdam na sila ay bahagi ng kanilang pamilya. Subalit, nakakaiyak, nakakalungkot ang iba nating kasambahay na hindi nakakaranas ng maayos na pagtrato sa kanila ng kanilang mga. Kaya, kasambahay o aking mga minamahal na kapo-OFW, itong video na ito ay para sa inyo. Bakit? Dahil ang buwan ng Ramadan ay hindi lang para sa inyong mga amo. Ito ay para sa lahat, para sa nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayo mga nilalang na kailangan maramdam natin itong buwan na ito ay mabiyaya. Kahit anong hirap ang dinadanas natin, maging Muslim man o hindi, kailangan maramdaman natin kung anong meron sa buwan na ito, kung bakit abalang-abala ang ating mga amo o yung ating pinagsilbihang mga pamilya sa pagdiriwang sa buwan na ito. Anong meron sa buwan ng Ramadan? Kabayan na hindi pa Muslim o kapwa ko o FW, alam kong naiinis ka na o napapagod sa iyong ginagawa. Ngunit, hindi mo ba naiisip kung ano bang meron sa pagdiriwang na ito? Napagmuni-munihan mo na ba kung ito ba'y may ibig sabihin sa iyong pananampalataya? Kabayan, katulad mo rin ako dati na isang Kristiyano na lingid sa ating kaalaman, ang pag-aayuno ay sinagawa din ni Jesus at isinagawa rin ng mga nauna pang propeta. Na salamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na ako'y ganyang ginabayan sa kanyang landas na sa ngayon ay ako'y nakasagawa ng pag-aayuno sa mga buhay. Nawa, buksan ang iyong isipan at puso ng dakilang tagapagtika na matuklasan mo ang totoong pananampalataya sa Islam. Para sa aking mga kapatid na Muslim, na kasambahay o kapwa ko rin OFW, alam ko yung hirap na dinadanas nyo na sa oras ng pag-aayuno ay kayo rin ay nagsasagawa ng pag-aayuno. Na pilit nyo rin tinutupad ang iyong tungkulin bilang isang Muslim na kayo ay makapagsagawa ng ibada sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunay ng isang mananampalatayang Muslim ay walang imposible sa kanya ang anumang bagay kung ito'y gagawin niya para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ako ay nananalangin para sa inyo na kayo ay lalong patatagin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sa huli, kabayan, o kapwa ko OFW, alam nyo ba na ang iyong ginagawang paghihirap o ginagawang pagsisilbi sa mga mananampalatayang Muslim sa mga buwan na ito ay napakabiyaya. Mabiyaya dito sa mundo. Ngunit mas mabiyaya kung ikaw ay mananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil yung iyong mga paghihirap, puyat at pagod na dinadanas
sa mga oras na ikaw ay nagsisilbi ay doon sa mga pamilyang mananampalataya sa Islam ay mayroon itong kaakibat na gantimpala hindi lang sa mundo kundi sa kabilang buhay. Kaya ito isang paalala una sa aking sarili na yung ating ginagawang kabutihan ay huwag nating isipin na hanggang sa dito lang sa lupa. Isipin natin itong ginagawa nating kabutihan ay magdulot hanggang sa kabilang buhay. Kaya kung ikaw ay nag-aasam ng tunay na gantimpala sa kabilang buhay, kilalanin natin ang tunay na tagapaglikha.